Hello mga habibti, kamusta po kayo? Good morning sa ating lahat, good afternoon sa Pilipinas. At sa ang sulok man ng mundo, I hope na pare-parehas po tayong mabuti ang maayos ang ating mga sitwasyon. Tara, samahan niyo po ako, mag-almusal po tayo. Ito ang oras ng aking breakfast, alas 10 ng umaga. Meron tayong Amen. Thank you Lord sa lahat ng blessing. Meron tayong loaf bread at nilagyan po natin ng cheese. At meron po tayong chicken nuggets. At syempre hindi mawawala kay Gracia ang yung habibti, ang hati, ang paborito ng bayan. Pero yung iba hindi yata sila mahilig sa mga tsaa. Patuloy may kagat na. Nakakagat na ako kanina dahil gutom na. Ayan. Shout out dyan sa aking mga anak. Kay Danica and Danielle. Sa aking honey. Sa aking nanay. Na laging nakasuporta sa aking mga vlog. Hindi nagsasawang manood. Shout out yan sa aking mga kaibigan, mga kapwa ko, FW, mga kasamahan ko dito, from kay Bestong Malo, kay Inday, kay Angie, from Sambuanga, at isang Angie from Abra, dalawa kasi sila, at kay Rosel, at syempre kay Sister Lisa, kamusta, na laging nasa hasyenda niya. Kamusta ka dyan si sayang hindi tayo nagkita nung nagpunta sila dyan sa farm. Ay alam mo na hindi tayo pinayagan na sumama gawa nung malamig, and besides from that yung ating alaga ay medyo inuubo. Shout out dyan sa mga kamag-anak ko sa Italy, kay Kuya John, I hope na okay ka na kuya. Kay Dondon, kay Ate Rose, kay Ate Imelda, sa mga sister-in-law ko, at sa mga pamangkin. At ganun din sa kay Ate Vicky ko na always nakasuporta sa mga vlog ko. Talaga namang nagsasawa naman noon. Ingat ka palagi dyan ate, ay alam ko na malungkot kayo ni Holly. Kasi walang iyong amore. Thank you so much, Ate Vicky. Ingat ka palagi. Especially now. Laging nag-i-snow ka mo diyan. Ingat ka sa pagdadrive. At sa mga kuya ko. Kuya ko Dennis. Kuya ko Gino. Kuya ko Cha. Sa mga pinsan ko. Mga classmate ko, kaibigan ko, group chat ko, mga ka-team ko. Hindi ko na isa-isahin lahat ng ka-team ko. Thank you so much for always supporting my channel. At hindi nagsasawang manood at nakasuporta. Konting sharing time, konting pagbate. At syempre, unang-una, lagi tayo magpasalamat kay Lord. At unti-unti ay nagiging okay na ang sitwasyon. At katulad niyan na sabi nga eh, hindi na yung nakakatakot yung corona. Kasi para na rin siyang flow nga. Sabi nga, dito naranasan namin, naranasan niyo din dyan, kung saan lang kayo. Lahat naranasan natin yung corona na yan, yung Omicron, yung mga virus. Pero dahil sa faith natin kay Lord, sabi ko nga, hindi niya tayo pinapabayaan. Basta, matatag yung pananampalataya natin. Kami bilang OFW, masaya kasi
especially now na halos araw-araw na nanonood kami ng mga kumbaga news update. Updated din po kami kahit po lagi kami nagba-vlog. Siyempre, hindi na mawawala sa atin yan yung kailangan na aware ka rin sa lahat ng nangyayari. Hindi lang sa kapaligiran mo, kundi sa buong mundo. Hindi lang sa lugar mo, hindi lang sa bansa mo. Hindi lang kung saan na naninilbihan ka. Siyempre, kailangan alam din po natin lahat na nangyayari. Na isa ako sa masaya na mag-answers prayer na tulad niya yung new protocol ngayon, lahat ng OFW, yung mga green listed, yellow listed, at kung ano-ano pa, ay sabi nga, vaccinated ka man o hindi, ay talaga namang mabuti ang Diyos. Kasi no more quarantine na po. Ay syempre, nandun pa rin po yung katulad niya, sabi na negative or positive ang PCR test mo. Eh, talagang hindi ka nadadaan sa quarantine na facilities. At syempre, sabi nga, mayroon pang akong napanood o nabasa na news. Kapag 48 hours, kailangan yung PCR test mo ay halimbawa, negative ka. Yun nga. Diretso ka na. Makakasundo na ang pamilya mo sa airport. Wow! Amen! Mabuti ang Diyos talaga. Kapag positive ka naman, mayroon ka pa rin 7 days na isolate, mag-isolate ka, home isolation na. Siyempre, kailangan mo rin yun eh, para sa pamilya mo. Pero hindi ka na mag-i-stay sa accommodating ng yung mga OWA, yung mga quarantine facilities nga na sinasabi ko o sinasabi nila. Kumbaga sa mismong bahay ka na, at least alam mo na nasa paligid mo o katabi mo lang ang pamilya mo. Nakikita mo, sila ang magbibigay sa'yo ng pagkain. Diba? Talaga namang napakasaya. Kaya, unti-unti ay talaga namang nagiging okay ang lahat. I hope na sa susunod na pasukan ay bumalik na rin po sa dati ang face-to-face na talaga namang na-miss ng mga estudyante, na-miss ng mga anak ko, na-miss ng mga anak nyo, syempre, na-miss nating lahat na talagang kahit, sabi nga, kahit mahirap mag-aral, masaya na mahirap, sakripisyo, pero iba pa rin talaga kapag pumupunta ka sa school. Na feel mo pa rin yung pagiging estudyante mo. Yan nga yung na-miss ko na before akong umalis. Siyempre, hatid sundo ko mga anak ko, di ho ba? Yun na nandoon yung excitement mo na hatid uli sila sa school. Yung iba babaunan, nag-aantay sa gate para paglabas. Kaya talaga namang hindi talaga tayo pinapabayaan. Binigyan tayo ng napakahirap na pagsubok ni Lord, pero dahil sa sabi nga mga prayer warrior, mga matatag, yung mga talagang matindi ang kapit ng ng faith kay Lord, talaga namang ibinibigay niya. Di ba nga sabi nga nila nating mga Kristiyano, kahit na ibang reliyon, lahat ng bagay, pagsubok, biyaya, tagumpay, ipinagpapasalamat. Yung mga pagsubok, hindi dapat natin na pinanghihinaan. Kailangan, nandun tayo nagiging matatag kasi pagsubok, doon niya tayo sinusubukan kung paano yung pananampalatayo mo, yung tiwala mo sa kanya. Kung iiwan mo ba siya, umawawalan ka ng pag-asa. Kaya sa mga kapwa ko OFW, sa lahat ng malalayo sa pamilya nila, alam ko na pare-parehas tayo na masaya. Kung kalooban ni Lord, talagang makaka-uwi within this year, napaka-thankful natin lahat. Kasi wala nang quarantine. Susundan. Nandun na yung nakaka-excite kahit matagal na o pabalik-balik na ako
na mag-abroad, talagang pag yung plan, yung schedule na yung kumbaga, pauwi ka na talagang dyan yung, ano eh, yung excitement, yung excited ka na na makita mo sila. Siyempre, nakasanayan ko na pag umuwi, nag-aantay na sila sa labas, kung saan terminal ka bababa, kung saan arrival ka nga. Kung nakita mo sila, naku, napakasaya. Yung kakaway sila. Anong kulay ng damit mo? Something like that ba? Lalo na sa mga first-timer na uuwi. Talagang iba ang pakiramdam. Masaya talaga. Yung taon na hindi mo nakita ang mga anak mo, ang pamilya mo. Talagang lubos ang galak, sabi nga. Halos hindi tayo nakakain dahil tayo at medyo nag-sharing time. Share tayo. Nagkaroon tayo ng kahit pa paano ay kwentuhan. At salamat at nanya kayo palagi na nakasuporta sa akin. Medyo malamig na yung pagkain ko. Ganun talaga. Sabi nga yun, lagi tayong kahit na malayo tayo eh, nagkakwentuhan pa rin ba tayo, di ba? So, ayan, sa tuwing kakain ako, hindi ko natatapos kasi matagal po talaga akong kumain. Mabagal. Sabi yung mga kasama ko, tapos na sila. Ako hindi pa raw. So, ayan. Sabi ko nga sa akin araw-araw na video, ingat po tayo palagi. Stay safe. Mahal ko po kayo. Ito po ang inyong Habibti. Salamat po sa patuloy na suporta ng aking channel. This is your Habibti, Grace Agayat Garpos. Hanggang sa muli. Ingat po tayo palagi. God bless. Mahal ko po kayo. God bless. God bless everyone. Tara, kain po tayo.